Magandang araw, kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Oh my gosh! Parang na-enchanted si Olivia Arellano nang makita ang malaking bahay na bato na kanyang pupuntahan. Luma na ang malaking villa na malapit sa paanan ng bundok Makulot. Ang loob ng bakuran ay may mga ilang punong nakatanim, may dalawang punong lansones at ang iba ay mga punong hindi namumunga at pang-dekorasyon lang talaga ang mga iyon. Nagkalat din ang iba't ibang bulaklak, tulad ng puti at pulang rosas, sampagita, bougainvillea at kung ano-ano pang bulaklak na sa tingin ni Olivia ay wala sa ayos. Muli tuloy naglaro sa isip ng dalaga ang itsura ng mukha ng may-ari ng naturang villa noong una niya itong makita. Who's that guy? Pabulong halos sa tanong niya sa kasamahan niyang si Sushmita nang dumaan ang gwapong lalaki sa tabi nila habang nag-uusap. May taas na 5'11 marahil ito. Makapalang unat ng buhok na may gel, disenteng anyos, naka-brown na coat at nakabulaklaking kulay gold na panloob. At tingin niya ay nasa 27 anyos na ito. Napakalakas ang dating nito sa kanya. Kaya lang ay napakaseryoso naman ang mukha na wari bang walang pakialam sa mundo. O baka naman kaya may pagkasuplado dahil hindi man lang sila binati ng hi hello or anything na pwedeng iangkop doon. It seemed na no pansin ang mga beauty nila. Kliyente natin siguro, sabi ni Sushmita. Ang auntie ni Olivia ay engaged sa interior decoration and landscaping business. At dahil mahilig din siya sa ganito, kaya't namasukan na siya rito upang mapag-aral lang mabuti ang ganitong business at magkaroon din ng ganitong negosyo pagdating ng araw. At tama nga ang hula noon si Sushmita. Kliyente nga nila ang lalaking iyon, na nakilala niyang Robbie Ricaldo, na bagamat hindi sila nagkakilala ng harapan, ngunit ang Auntie Antonia niya ang nasabi. Isang may kataba ang babae na may 48 anyos ang nagbukas ng gate na bakal. Maaliwalas ang mukha ng babae dahil sa nakangiti ito. Good morning po. Magalang niyang bate. Good morning naman, Iha. Ako po yung interior decorator na ipinadala rito para mag-estimate sa gagamitin sa pag-ayos ng bahay. Hindi na niya itinanong kung ito nga ang bahay ng Robbie Ricalde dahil sa mga napagtanungan niya kanina ay tiyak na ito nga ang bahay na kanyang hinahanap. Ganun ba? Halika, pasok ka. Hindi na niya ipinasok ang dala niyang owner type jeep, kinuha na lamang niya ang susi nito. Habang papalapit sila sa bahay ay lumalakas naman ang pagkabong ng kanyang dibdib. Naiisip kasi niya ang gwapong binatang iyon, na marahil ay ito ulit ang kanyang makakaharap ngayon. At kung noong magtungo sa kanilang opisina ay suplado ang ting nito sa kanya, marahil naman sa sarili na nitong pamamahay ay magiging gentleman na ito sa kanya. Babatiin siya at i-entertain ito. Lalo tuloy nagrambol ang kanyang dibdib sa kanyang pantasya. Nakapasok sila sa loob ng receiving room. Malinis ang sala, kumpleto sa mga modernong kasangkapan, bagamat halatang may kalumaan na rin ng pintura ng bahay. Papalitan din ang pintura ng bahay. Anang matandang babae. Anong kulay ang ipapalit dito? Hindi ko alam kay Robbie. Tumangos si Olivia. Ang buong bahay po ba ang gagawin? Oo, hanggang labas ay aayusin din. Tingin ni Olivia ay malaking trabaho ito. At tiyak na aabutin sila ng buwan sa pag-aayos. Kung pipinturahan ho ulit itong bahay, dapat ay mauna na iyon bago natin ayusan. Ready na ang lahat ng iyan. I'm just only waiting for you to come. Para ikaw nang mag-decide kung anong kulay ang magandang ipalit dyan. Magkasabay halos ang dalawang babae na napalingon sa pinagbula ng boses. At lalong lumakas ang pagkabog ng dibdib ni Olivia na may kasamang panginig ng tuhod nang makitang nakatayo na roon si Robbie na hindi niya malaman kung saan ito nagmula. Hello? Olivia greeted him and excitedly. Kahit parang lalabas ng kanyang puso sa dibdib dahil sa lakas ng pagrarambol, kasabay rin ng kanyang ngiti, lumabas ang kanyang mapuputi at pantay na mga ngipin. Maging ang dalawa niyang malalalim na dimples sa magkabilang pisngi. Ang mga ngiti niyang iyon ay laging nakakatawag ng pansin, lalo na sa mga lalaki. It looks like a magic smile, sabi nga ng marami. Dahil wari kasing nagsisidus para ngumiti rin ang kaharap niya. Subalit walang makita si Olivia na anumang excitement sa ekspresyon ng mukha ng lalaki. Seryoso pa rin ito.
kapares nung una niyang makita. Bahagya tuloy nakaramdam ng frustrations ang dalaga. Dahil nga sa ina-expect niyang magiging mainit kahit papaano ang gagawing pagtanggap sa kanya dito ng may-ari. Pero heto, ang tingin yata sa kanya ay magbubuti lang. Ah, narito ka na pala, iho. Anang matandang babae. Sige, kayo na munang mag-usap at maghahanda ako ng magmimerienda. Ubalis ang babae para magtungo sa dining room. Kahit naroroon pa rin ang bahagyang frustrations ni Olivia sa malamig na pangtanggap sa kanya ng lalaki, ngunit ramdam niya na waring kinakapos na ang kanyang paghinga. Ngayong dalawa na lamang sila nito. Nang tumingin siya sa mukha ni Robbie, ay hindi sinasadyang nagtama ang kanilang panginin. Nag-blush ang kanyang pisngi na nagpatungo. My goodness, ang gwapo talaga ng lokong ito. Kinikilig ang kanyang dibdib at hindi niya halos malaman kung paanong porma ang gagawin niyang pakikipagharap. By the way, please sit down. Thank you. Kumilos siya para umupo sa sofa. Nang muli niyang itaas ang kanyang muka para tingnan ng lalaki ay hindi pa rin nagbabago ang ekspresyon nito. Madilim pa rin ang aura nito. Bigla tuloy siyang napuzzle. Kahit naman siguro sinong lalaki ay ngingiti naman sa kanya. Lalo na nga at siya na ang naunang umiti. You may start estimating kung magkano magagastos rito. From here, upstairs at maging sa labas ng bahay. I will leave it to you everything. Anang lalaki sa malumanay nitong boses. Hindi maunawaan ni Olivia kung dapat ba niyang ikatuwa o lalong pag-isipan ang sinabi sa kanya ng lalaki. In the first place, kung sa kanya nito ipagkakatiwala ang lahat, meaning to say na he trusts her so much. In the second place, wari bang walang alam ang lalaki sa kaayusan ng bahay? I'm afraid na baka hindi niyo magugustuhan ang gagawin kong ayos ang bahay ninyo kung hindi niyo ako tutulungan. Alanganin niyang protesta. Biglang nagdilim ang ekspresyon ng mukha ng lalaki. Halatang hindi nagustuhan ang sinabi ng dalaga. What I mean is that, dapat siguro ay kayo na ang pumili ng kulay na ipipintura rito. Gustong ituwid ni Olivia kahit papaano ang sinasabi dahil wari niya ay na-offend yata niya ito or something else na hindi niya maipaliwanag. Tinitigan ni Robin ng diretso ang dalaga. I thought that you're an interior decorator. Yes. Then, bakit hindi mo yata alam ang magandang kulay na dapat mong gawin dito? I'm sorry. Siya naman ang waring na-offend. Lalo na at sa ekspresyon ng mukha at titig na lalaki sa kanya ay may kasamang pagdududa sa expertise niya sa trabahong ito. But if you trust me, then I should be thankful, I think. Pumasok ang matandang babae na may dalang juice at sandwich na nakalagay sa tray. Oh, merienda muna kayo. Iniabot ng babae kay Olivia ang isang baso ng juice at sandwich. Thank you, ho. I think it is already clear for us kung anong dapat mong gawin. Ani Robbie, na bigla na rin tumalikod. At hindi man lang nagpakita ng interest na malaman ang pangalan ng dalaga. Kahit man lang sana pasaling lamang. Hindi na rin nakapagsalita si Olivia. Nasa mga mata niya ang pagtataka na sinundan ng tingin ang papalayong lalaki. Hindi maunawaan ng dalaga kung talagang may pagka-istrikto talaga ang lalaki. But the way she looked, waring hindi naman talaga ganoon. Para bang may dahilan lang kung bakit nagiging ganoon ang attitude nito. Ah, pasensya ka na iha ha, kung medyo... Dinugtungan ng babae ng pilit na hagikik ang gustong sabihin. Binalingan ni Olivia ang babae. Kayo po ba ang mother ni Mr. Ricalde? Sa nag-aalanganin niyang tanong na may kasamang pilit ng ngiti. Ah, hindi iha. Pamangkin ko si Robbie. Pinsan ko ang namayapa niyang ama. Ah, I see. Tumangot ang siya. Marami pa sana siyang gustong itanong tungkol sa lalaki, ngunit naisip niyang baka maging unethical na ang dating sa babae. Dahil waring may pagka-personal na ang susunod niya magiging katanungan. Matapos siyang magmeryanda ay sinimula na niya ang pag-e-estimate sa magagastos sa magiging trabaho nila. At maging ang mga painter na magpipintura ay sa kanya na rin ipinagkatiwala. Natapos na niya ang pag-e-estimate at paalis na siya, ngunit hindi na niya nakita pa si Robbie. Mailap ang kanyang mga mata sa annex ng villa na sa tingin niya ay isang opisina iyon. Ewan niya kung bakit gustong-gusto niyang makita ito. Para ano? Magpaalam? Iyon nga ang nasa isip niya. But deep in her heart, hindi lang iyon ang gusto niyang mangyari. May higit pa roon. May bigla siyang nabangga. Ay! Tiningnan niya kung sino ang nabangga niya. Isang matandang lalaki na may 50 anyos na ang edad. Matalim ang mga matang nakatitig sa kanya. Wari bang may hindi mabuting suspecha ito sa kanya? Pilit siyang umiti na bumati.
Good morning po. Ngunit hindi nag-response ito sa kanya. Nanatili itong nakatitig na ewan ng dalaga kung bakit kinabahan siya sa mga tingin nito. Ako po si Olivia, interior decorator at pinapa-estimate sa akin ni Mr. Ricalde ang kakailanganin dito. Nautal ang kanyang dila sa pagpapakilala sa sarili at pagpapaliwanag. Dahil ang kaba niya ay may kasama ng takot, bagamat maayos naman ang kasuotan ng lalaki. Ngunit tingin niya ay hindi talaga normal ang mga mata nito. Dahil sa namumula ito na waring lasing o kaya ay nakadroga. Tumingin siya sa may terrace ng bahay, kung saan inihatid siya kaninang matandang babae. Ngunit wala na ron ang babae. Marahil ay bumalik na ito sa loob ng bahay. Lumihis siya ng daan at muling inihakbang ang kanyang mga paa. Ngunit humarang pa rin ang matandang lalaki. Nakaramdam na ng panganib si Olivia. Pakiramdam niya ay hindi na talaga mabuti ang kilos ng matanda sa kanya. Alis na po ako, paalam niya. Subalit hindi tuminag ang matanda. Nuwari bang lalong nanlilisik ang mga mata sa pagkakatitig sa kanya. Marahang humakbang ang matandang lalaki papalapit sa kanya. She started to move back toward. Please ho, wala naman akong ginagawang masama rito. Napag-utusan lang naman ako. Nanginginig ang kanyang boses na waring gusto na niyang umiyak. Dahil wala man lang siyang makitang tao sa paligid, bigla siyang sinunggaban ng lalaki. She lost her control. Napasigaw siyang bigla dahil sa matinding takot, lalo na't naramdaman niya ang sakit na bumaon ang mga kamay ng matanda sa kanyang magkabilang balikat. Manuel! Boses iyon ng matandang babae. Bahagyang nawala ang takot ni Olivia sa pagkarinig ng boses na iyon na alam niyang sasaklolo sa kanya. Nag-struggle na siya para makawala sa pagkakahawak ng matanda. Ngunit hindi bumitaw ang matanda, lalo pa nitong hinigpitan ng pagkakahawak sa balikat ng dalaga. Pakiwari na ni Olivia ay mababaling na ang kanyang mga buto dahil sa higpit ng pagkakahawak sa kanya ng lalaki. Manuel! Bitawan mo siya! Patakbo nang lumapit ang matandang babae sa kanilang kinaroroonan. Tinangkang alisin ng babae ang mga kamay ng lalaki mula sa pagkakahawak sa balikat ni Olivia. Subalit tinabik ito ng lalaki. Muntik nang bumagsak sa lon ang babae dahil sa lakas ng pagkakatulak nito. Nagkaroon na ng pagkakataong makawala ang dalaga. Tumakbo siya. Hindi niya malaman kung saan siya pupunta. Ngunit muli siyang nabangga. Hinuwakan siya sa magkabilang balikat para pigilan. Nanginginig siya sa takot sa itinaas na kanyang muka. Robby! Hindi na niya nagawang tawagin ito ng formal sa pagkakataong iyon. It seemed na matagal na niya itong kilala. And they were already acquainted to each other. Yumakap siya. Ano bang kaguluhan na naman ang pinagagawa niyo rito? Maotoridad ang pananalita ni Robby. Biglang tumigil sa pagwawala ang matandang lalaki. At wari bang naging isa ng maamong tupa na tumango ang ulo. Papaalis na ako nang bigla niya akong hinarang. She gasped habang nagpapaliwanag. Nilingon ni Olivia ang matandang lalaki. Ngumiti ito sa kanya. Ngiting ewan niya. Kung iyon ay totoong ngiti o nanloloko lamang. Binibiro ko lang naman siya. Anang matanda na ngumisi pa ito hanggang sa tuluyang mapahalakak na waring isang baliw. Suddenly, ay may bagay na naglalaro sa isip ni Olivia. Maraming misteryo ang vilang ito. Mula kay Robby hanggang sa bawat taong nakatira rito. At naramdaman niyang interesado siyang malaman ang mga misteryong iyon. Naku mga kafelisidad, mukhang gusto pang magmaritas nitong si Olivia tungkol sa nangyayari sa malaking bahay. Ano kaya ang madidiskubre ni Olivia? Abangan!